So guys, ito yung ano natin, Sierra Speedtech na kalkal pulley dito sa left side. Ito naman yung OEM na ng Honda Philippines. Yan. Yung kasama sa bit. So kinalkal ko rin to. Ito yung sa motor ko. Yan, makikita nyo naman, sagad. Ito yung drive base niya. So kung yung profile niyan, yun lang din yung ginagawa kong profile dito. Yung motor ko kasi yung ginagawa kong pang testingan. So dito papakita ko sa inyo yung difference ng bushing natin sa Sierra Speedtech pulley versus dun sa stock ng Honda Beat. So yan, mas mahaba siya ng konti. Siguro mga 1 mm. Ito yung original, ito yung kasama sa pulley set. So mahaba ng konti talaga yung pinagawa ko sa factory para pag magtotono, hindi na kailangan magdagdag ng washer. Yan. Ito yun sa stock. Meron siyang kasamang ano, extra na washer. Yan. Makapal. So yan. Yung bushing ng stock, talaga nagkakaroon din siya ng ano, stain. So normal yan, normal na wear and tear yan. Yung mga pyesa naman natin, tandaan nyo, nasisira talaga yan. Hindi naman yan immortal eh. So tulad nito, yung stock na bola, eventually magkakaroon din siya ng mga kanto. Pero ito matagal na to. Yan. Magkakaroon din talaga. Kahit na wala kang galawin sa pulley o sa backblade, talaga magkakaroon ng kanto yan. Kasi plastic lang yan eh. Gumugulong, may friction. Wag lang yung sobrang bilis niyang magkaroon ng kanto. Ito, ano na to? Parang mag-iisang taon na siguro. Kasi yung bit ko pang daily use to eh. Ayan. Wala naman problema yan kahit meron siyang konting kanto na ganyan. Dumudulo pa rin, okay pa rin. So i-install natin ngayon yung ano, Sierra Speedtech pulley. Ito. Lagyan natin yung bola muna, syempre. Ang kasamang bola niyan is 13 grams. Ang stock kasi 15 grams eh. So, ilagay niyo lang yan. Tapos yung bushing na kasama. Pwedeng subukan niyo muna na ilagay itong stock na washer. Tapos tingnan natin yung sampa ng belt kung papagpag ba siya. Pagka pumagpag, aalisin natin to. So dito pa lang makikita na kagad natin na ano, na halos yung ngipin ng belt nakapantay na siya sa bushing. Pagka ganun, kahit wag niyo na tong ilagay. Pero kung makikita niyo yung bushing nakalampas tong ipin ng belt, yan yung ipin ng belt nakalampas dito sa bushing nung pulley, ibig sabihin maglalagay ka ng ano, ng washer. Pero consider mo rin yung kapal. Kumbaga ang pinakamagandang tono kasi niyan, halos pantay lang yung ngipin nung belt dun sa bushing.
kwera na lang kung yung pulley mo, ay yung drive base mo, eh meron siyang naka built in na ano, na washer. Meron kasi mga ganung ano eh, drive base ah. So itong tinuturo ko sa inyo, hindi lang to applicable sa Beat, kahit sa ibang model ng motor. Applicable din siya. Meron diyan yung nakaumbok, yun yung mga built-in na spacer. So yun lagi yung i-consider nyo. Tingnan nyo yung ipin ng belt kung nakalampas ba siya sa bushing o naka yung bushing ang ano, mas lampas kaysa sa ano, sa ngipin ng belt. So yun. So ito hindi ko muna lalagyan kasi pantay na yung ipin nung belt sa ano eh, sa bushing eh. So ilalagay ko na to para hindi siya pumagpag. Gagawin nyo dyan, pisilin nyo konti. Ipisilin nyo konti ito. Tapos ilubog, itulak nyo tong drive base para lumapat talaga siya. Kasi yung napapansin ko yung iba, nasisira nila tong spline nung sigunyal dahil hindi pa nila to, hindi nila pinapalubog ng maayos yung drive base eh. So gawin mo dyan, ilubog mo na maayos, then ilagay mo to yung flower na sinasabi. Tapos yan. Then mas okay kung ano, kung gagamitan nyo ng ganito. Kasi ito talagang mahigpit na mahigpit siya. So yun, start natin yan. Mapapansin nyo pagpag siya, pero meron kasing normal na pagpag eh. Kumbaga, ang sa akin kasi pag nagtotono kami, hanggat hindi nag-iingay sa minor, ito tsaka yan, nag-iingay kasi yan pagka pumapaypay dito, tumatama dito sa crankshell ng ano eh, ng CBT. So kung hindi naman siya tumatama at hindi nagkukos ng ingay, good yun. Kasi ibig sabihin nakashift ka sa pinaka lowest gear. Kumbaga maximize mo yung sampa ng belt dito sa torque drive, tapos dito naman sa pulley eh talagang nakalubog yung belt. So yun yung isang titingnan nyo lagi pagka magkakabit kayo ng pulley, kahit anong brand pa yan, check nyo lagi yung ano. Kasi pag ito, sobrang higpit nya, magkakaroon ka ng premature na pagkasira ng belt. Bukod pa ron, masasacrifice yung arangkada mo kasi, kumbaga parang nakakambyo ko na kagad ng ano eh, ng second gear. Hindi mo sinet yung belt na sa ano siya, sa lowest gear siya naka initial na kabit. So yun. Ayan, gagawin niyo aanuin niyo rin pag naka roll na siya, check niyo rin yung tension ng belt. Check niyo yan. Eto nga medyo natitigasan pa ako rito eh. Pwede pa ako magdagdag ng kahit na ano, 1 mm na washer. Kasi medyo matigas 'yan, no. Ayun, ang tigas niyan. Pero pag pinaikot mo 'yan, may konting pagpag. So natural lang yung kumpapagpag talaga ng konti yung belt. Ayun. Ayun, pumapagpag siya. Meron talaga siyang konting ano. Hindi lang kita sa video, pero may konting pagpag yan. Pero pag pinatay mo siya, meron na ano siya,
batak, batak yung belt. So yun, yun yung with regards sa pagsiset ng belt. So, sasara natin ngayon, tapos i-check natin yung ano, limiter niya sa center stand. Check natin. Huwag kayong magbibirit ng naka-center stand na hindi nyo inaano, hindi nyo sinasara yung panggilid, kasi pwedeng masira yung ano nyo, yung bell nyo tsaka lining, pwede mag ano yan, mag-lock, dahil walang suporta yung ano eh, primary gear nyo sa torque drive. Ayan. Teka. So, testing natin sa ano? Sa center stand. Kung ilan yung magiging limiter niya. Okay. Natin pulley sa center stand limiter. Isa pa. Tuloy-tuloy natin yung video hanggang makalas natin para makita nila na yun yung loob. Sige. Okay. Okay. So ayan, guys. Kakalasin natin ngayon yung panggilid para makita nyo kung ano yung laman. Ayan. Palasin natin. Hindi natin puputulin yung video para makita talaga kung ano yung laman. So, yan yung Sierra Speedtec pulley set natin. Kung ano yung nakasama sa set as is yan, wala tayong binago. Etong motor is all stock. Stock pipe, stock yung air cleaner, walang ginaw sa makina. Gearing natin, stock pa rin. Ayan. So, yan yun. 13 grams yung bola, bushing, yung kasama sa set, walang washer. So, ayan, guys. Paklasing gawas? Sige, kalasin mo. Ayan. So, yan yung kinaganda ng baril. Talaga mahigpit siya. Kaya yung mga gusto mag-DIY dyan, medyo ano kayo, caution kayo sa paghigpit tsaka pagluwag, kasi yan, nahihirapan kayo eh pagka ano, pag naluwagan kayo sa kalsada, gulo. Ayan, sagad-sagad siya. So, makikita nyo naman sa gauge, di naman siya mag 140 kung hindi yan sagad. So, ayan, bola. Ayan yung kasama sa set natin, yung 13 grams. Stock center, stock clutch spring, stock torque drive, stock lining, stock bell. Hindi, okay na. So yun, pag may question kayo, PM nyo lang ako. Maraming salamat, guys.